Kasunod po ng paghigpit sa mga hindi pa bakunado, dinagsa ang ilang vaccination site sa Maynila. Nakatutok si Dano Tingkungko. Halos isang linggo ng pang-blockbuster ang pila sa vaccination site na ito sa Sampaloc, Maynila. Sa dami ng mga gustong magpabakuna, mabilis humahaba ang pila sa labas. Pagdating sa loob, patuloy ang paghihintay. Sa abiso ng Manila City Government, tig 500 doses ang allotment ng bawat vaccination site kasama ang paaralan. Pero kahapon lang dito, sumampa sa mahigit 1,400 ang mga nagpabakuna. Mag-aalas dos ng hapon kanina, umabot na ng mahigit 800 kasama ang mga nagpa-booster tulad ng senior citizen na si Aling Elsa na taga Quezon City pero sinamantala ang pa-walk-in ng Maynila. Siyempre, para hindi tayo matamaan ng virus, lalo siyempre senior na ako eh. Pero dumarami rin daw ang dating na mga ngayon palang magpapa-first dose. Nakakansin na pa schedule din po doon sa iba na yung nabutan ng cut-off na eh. Gusto ko talagang ma-vaccinan eh. Kasi bagong lipat lang kami dito, galing kami sa Muñoz. Hindi din namin alam na saan pupunta eh. Ang manikuristang si Manolito ngayon lang din magpapa-first dose. Dati raw hindi niya maisingit ang pagpapabakuna dahil sa dami ng trabaho. Pero ngayon nag-cancel siya ng racket para matuloy ang first dose. Natakot na hindi makalabas ang bahay. Sino ikaw? Bakit? Kasi nga wala doon vaccinated sa kaya kailangan ng pa-vaccine. Talagang everyday nag-i-increase. Mostly, natakot sila kasi, di ba, meron sa barangay, pinalilista na kung sino-sino yung mga unvaccinated. So maybe it's one also the reason at talagang hindi sila makakalabas ng bahay nila. Nauna nang nagpasa ng mga resolusyon at ordinansa mga Metro Manila Mayor at ilang mga LGU na nagbabawal sa mga hindi bakunadong lumabas ng bahay, maliban kung para bumili ng mga kailangan o may emergency. May dalawang araw na lang din bago ipatupad ang no vaccination, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan habang nasa Alert Level 3 ang NCR. Base sa kautusan ng DOTR, yung mga papayagan lang sumakay ay yung may mga patunay na may kondisyon sila na pumipigil na magpabakuna. O kaya yung mga may patunay mula sa barangay na bibili sila ng kanilang mga kailangan. Sa tingin din ng League of Provinces of the Philippines, maganda ang naging epekto ng limitasyon sa paggalaw ng mga hindi bakunado dahil dumami ang mga gustong magpabakuna. Opo, at nakita po nila yung mga advantages ng napabakunahan. So, nakikita po nila na mabigat po yung epekto ng mga restrictions sa kanilang galaw, kaya po sila ay naiinganyo na rin magpabakuna. Ayon kay MMDA Chairman at Metro Manila IATF Regional Chair Benher Abalos, sumulat sa MMDA si DOTR Secretary Artugade para tulungan ng DOTR na ipatupad ang no vax, no ride policy. Sumusulat nga si Secretary Tugade para matulungan namin sila dahil may mga enforcers din sila rito. Tutulong po kami hanggat maaari ay makatulong rin tungkol dito, no? At ako'y nawagan na this is more of a protection sa mga unvaccinated po natin, no? Dahil nakita naman natin sa dami talaga po ng kaso ngayon. At gusto ko lang emphasize Yusek Kraki na kung ikaw naman ay bibili ng essential goods, ikaw naman ay exempted dito. Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.